Wait lang, huhubad tayo. Huhubaran ko kayo. Wait lang. Para makita nyo talaga. Akala nyo hindi ako huhubad ha. Loko! Huwag talaga kayong maglagay ng riksyon na pagkilikili isa sa mga pinaka-insecurity. Kahit hindi siya maarawan, kahit ginawa mo ng lahat, wala pa rin. Wala pa rin. Meron talaga akong tinatawag na thunderstorm. Tinatawag natin kadiliman. Parang ganun. Para siyang dilubyo na talaga. Itingnan nyo talaga yung kilikili ko ay maisip mo talaga ano yan. Is that a forest hill? What you call a El Nino? Parang kakrak. Parang ganun. Hi guys! Welcome back to my channel and today's video guys, kitang-kita nyo naman siguro guys sa thumbnail kung paano pumuti yung kilikili ko sa tatlong product na ginamit ko. Kung gusto nyo guys malaman kung ano yung mga product na yun, just keep on watching. At ito mga product na to ay hindi naman in-advise na sama-samahin mo sila. Kumbaga ito guys, naisipan ko lang siyang pagsama-samahin, effective ba o hindi. Bago pa tayo mag-upisa sa review ko, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, make sure na nakasubscribe kayo at i-click na rin yung bell yung katabi ng subscribe para every time ako mag-upload ng video, man-notify kayo. At i-follow nyo ako guys sa aking mga social media, ayan. Lalo-lalo guys sa Facebook at sa Instagram, ayan, Facebook page, mas updated ako. Mas updated ako guys. At hindi lang updated, dyan ako mag-announce kung sinong winner, ano yung pag-giveaways natin. Let's proceed to the video. Disclaimer lang guys ha, doesn't mean na nag-work sa akin, mag-work sa inyo. Kasi iba-iba tayo pa rin ng balat, kahit kilikili. Kasi yung kikili is a part of our skin. Charot! Ay, wait lang babe, ang lakas-lakas na naman ana lang. So kung nagtataka kayo, yung mukha ko ay hindi pa alam kung makintab ba. Kasi meron ako nire-review na product. Don't worry guys, papakita ko yung kilikili ko ngayon. Matagal ko na siyang ginagamit. Pag kilikili, isa sa mga pinaka-insecurity. Hindi lang sa akin, I know, hindi lang sa akin. Halos lahat. Pero meron ding mga tao na biniyayaan talaga ng maputi talagang kilikili. As in, pantay talaga yung kilikili sa skin nila. At meron din tayo. Kahit hindi siya maarawan, kahit ginawa mo ng lahat, wala pa rin. Wala pa rin. Parang ganun pa rin. Maitim pa rin. Bibigyan ko lang kayo ng background. Last year, I think June, July, ay gumamit ako ng calamansi. At natutuwa naman ako kasi meron siyang pinagkaiba. Tag 80 pesos lang yun guys. Maganda siya kasi may nakita akong effect. Konti. Hindi naman totally na pumuti talaga. Yung pinagpatuloy ko siyang gamitin, may napapansin ako guys. Akala ko, magiging okay siya. Yun pala ay bumaho yung kilikili ko. So bumalik ako sa dating ginagamit ko, kahit mahal, yun na talagang ginagamit ko kasi hindi talaga umaalis ngaw yung baho. Ano yung produkto na yun guys? Dati ko nang ginagamit to, Rexona na men's. So ayun guys, bumalik na yung medyo maitim yung kilikili ko. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang sa akin na medyo umitim yung kilikili ko, basta wag lang mabaho. At wala, hindi naman ako mahilig talaga magsando, kaya okay lang sa akin na matabunan siya. Pero habang tumatagal guys, puti yung skin mo pero hindi naman pantay. Sabi ko sa sarili ko, dapat gawan ko to ng paraan. Meron pa nga mga kasabihan diba na mas okay talaga yung tawas kasi hindi talaga daw nakaka-tim ng kilikili at hindi din siya nakakabaho. Alam naman natin guys na lumaki tayo sa mga tawas. Piso, peso. Sa amin bisaya piso. Sa inyo peso. Sa amin tagpiso lang yan guys. Noon pa. Siyempre, nauso yung mga Rexona, yun ang ginagamit ng papa at mama ko. So, yun na, ginagamit ko siya. Yun na, nakasanayan ko hanggang lumaki ako. Yung nagtatrabaho na ako, yun ang binibili ko. At sanayan ako, guys, na meron talaga akong tinatawag na thunderstorm. Tinatawag natin kadiliman, parang ganun. Para siyang dilubyo na talaga. Itingnan nyo talaga yung kilikili ko, ay maisip mo talaga ano yan. Is that a forest hill? What you call a El Nino? Parang kakrak, parang ganun. Ayun na nga, guys, no. Sobrang buwan ko na itong ginagamit itong tatlong produktong ito. So, magtutumans na siya. Nag-experiment lang ako. Sana, no? Efekto sa akin, no? 1 week, hindi ko siya binigyan ng review. Kasi, pag sinabing kilikili, as I said, yan ang pinakamatagal paputiin. Isa yan sa mga pinakamatagal paputiin sa ating balat, sa ating katawan. Kahit minsan nga maputi-maputi ka, pero pag ginanon mo, pag inipit mo, ayan, makikita mo talaga. And then, sabi ko sa sarili ko, pag may nakita akong resulta, magre-review talaga ako. So, ayun guys, may nakita talaga akong resulta ngayon. So, ano yung mga produktong iyon? Bago ko ipakita yung kilikili ko guys, ito yung mga produktong iyon. Sinend sa akin, so binalik ko siya sa box, ayan. At ipinakita ko to sa ibang vlogs ko. Sinend to sa akin ni Michelle Wood. Isa sa mga pinakagusto kasi marami siyang compartment. Guys, gusto ko lang i-share to. Ito palang ginagamit ko na deodorant as of now. As in. You guys, madami na akong na-try na mga pampaputi sa kilikili. Pero isa to sa mga pinaka-effective na nagamit ko. Na parang,
parang hindi naman, wala lang. Pinadala to sa akin ni Ate Michelle Wood, a Pink Candy Shop, yung page nila. Yan, ilagay ko sa description box. Pinapartner ko sa kanya, wait lang, ito. Ano pinapartner ko dito sa kilikili? Ito. Ayan! Kakaiba lang kulay ito kasi kulay blue. Anong tingnan nyo, kulay blue? Ayan. Kulay blue, para siyang blue whale o ano. Pero pang underarm talaga siya, guys. Siguro, isang buwan ko na siyang ginagamit. Sobrang tipid niya. I love this product. Ayan, guys. Mas maputi pa yung mukha ko, no? Alam ko, guys, na hindi pa siya masyadong perfect. Hindi ako mabuhok na tao. I mean, wala akong buhok sa kilikili. At hindi ko yan siya iniibot, tinatanggal, pinaplak ko. Ayan. Kahit yung papa ko, hindi siya masyadong mabuhok. Wala sa aming lahi. Ayan. Minsan kasi, pag naglalagay tayo ng mga sikat na deodorant, akala mo kiwi yung nilagay mo. Ayan, so ito yung mga dadalhin natin. Thank you so much. Nakalagay dito ay Pure Underarm Cream. Babasahin ko lang sa likod. Underarm cream that contains vitamin B3, vitamin C, and glutathione to protect the skin from darkening. It also contains aloe vera extract, chamomile extract, and alpha arbutin. You know, guys, yung alpha arbutin ay hindi talaga mawawala yung ingredients pagdating sa mga whitening, which gently soothe and moisturize the skin to make the skin looks radiant and healthy. Ang brand nito ay Jellies. Sa 2018, ang pinaka-the best na whitening soap ko ay yung Jelly Glutathione nila. Sinubukan ko siya kasi meron akong trust sa brand na to. Ito yung laman niya, guys. Meron siyang ganito. Travel friendly siya kasi meron siyang ganito. Isa lang sa ayoko kasi pag ginanon mo, talagang namimess parang madali siyang. Sobrang tipid niya kasi sa kilikili ko lang siya. Kumbaga, konti lang nilagay ko sa kilikili. Ayan. At yung amoy niya, guys, wala siyang masyadong amoy. Amoy siya pero hindi siya nakakairita na amoy. Ito yung cream na yun na ginagamit ko. Yung isa ay ito yon. Kalawang ginagamit ko. Etong, I don't know, guys, how to read this. Sion. Hindi ko alam, sorry. Whitening roll-on deodorant antiperspirant. pH balance 60 ml. Ito, ano yung pantatlong ginagamit mo? Etong Avon. Alam niyo naman na ginagamit ko sa kamay, pero pinunturiya ko talaga to at nabanggit ko to sa isang vlog na gumagamit ako nito sa kilikili at tatlong product. At sabi ko pa nga sa vlog na yun ay magre-review ako soon, at ngayon na yun. Ito yung kasama niya, guys, ang nagpapaputi. Nag-improve talaga ang skin ko nito sa tatlong ito. At hindi ko nabibigyan ng mga disclaimer to kasi ang dami nagre-review nito at meron akong review nito. Kung hindi pa yun napanood, ilalagay ko sa description box para mapanood nyo yun. Kung anong review ko nito kasi effective to. At alam nyo naman, proven and tested na to at marami nang gumagamit nito sa produktong ito, guys. Itong Avon, basta yun. Unang ginagawa ko, wait lang, huhubad tayo. Huhubaran ko kayo. Wait lang. Para makita nyo talaga, kala nyo hindi ako huhubad, ha? Loko! Ayan na, nakikita nyo ng katawan ko. Hindi pa siya perfect, guys. Meron talaga akong improvement na nakita itong sa tatlong ito. Pero wait lang, guys. Meron akong i-insert na sinasabi din natin dati. Sabi din ng mga magulang natin, di ba, na huwag talaga kayong maglagay ng Rexona or hindi daw dapat tayo masanay sa mga ganun kasi itim talaga yung ating mga kilikili. Yun talaga, naging totoo talaga. Nga pala, guys, kami pala tipong pamilya, o ako yung tipong tao, guys, na wala palang buhok sa kilikili. Kahit yung papa ko walang buhok sa kilikili. Kaya masaya ako kasi wala akong buhok sa kilikili. Ilang taon ka na ba, Adrian? I am 26 years old. Magiging 27 na ngayong March 11. Pakita ko, guys, kung paano ko siya ina-apply kasi bagong ligo ako, nagre-review ko at hindi ko pa siya nalagyan. So, tamang-tama. So, as I said, guys, hindi siya masyadong perfect yung aking skin, ha. So, ilalayo ko. Makita nyo. Wait na. So, ayan, guys. Hindi pa siya masyadong perfect, guys, ha. Wala na pa talagang perfect. But, I mean, hindi pa siya masyadong maputi. Pero, okay-okay na to, uy. Diba? Ayan. So, dati, guys, sobrang itim ito. Ayan, as in, maitim talaga ito dito. Sobrang laki talaga ng improvement nito, guys, as in. So, paano ko siya nilalagay? Pag umaga, maligo, ang ginagamit ko, ito. Pagtapos, pag umaga, ito yung ginagamit ko. Ayan. Ito, guys, paano ko siya ginagamit? Gabi ko lang siya ginagamit before ako matulog. Bakit? Kasi malagkit siya konti. Yun ang talagang ayoko kasi medyo malagkit siya. Mas okay na yun para mas effective pag gabi. Kasi natutulog ka, nire-repair niya. Pag gabi kasi mas nag-i-stay yung product sa skin mo. So, magbibihis man ako, guys. Hindi pwedeng hindi tayo magbibihis kasi nakakasagwa habang nag-re-review ako. Hindi ko kaya mag-re-review, guys, na. At isa daw sa mga nakakaitim, yung pinaplak, yung batawag niya. Yung binubunot, nakakaitin daw sa kilikili, guys. Yung ginagamit ng puller.
So, okay guys, that is for today. Ito mga tatlong ito, ilalagay ko sa link yung mga page nila, Facebook page, para magtanong kayo kung magkano, kasi nalimutan ko. Pero ito guys, madami na to sa Watson, 89 pesos or 95 I think. Okay guys, that is for today. Sana ay nakatulong ako sa inyo para meron kayo idea guys kung ano yung bibilihin nyo ng mga produkto. So, see you guys sa next video ko. Thank you. Bago tayo magtapos sa review na to, let me know in the comment section ano pa mga product na naging effect din sa inyo para makatulong din tayo sa mga nanonood. Sa comment section, i-commentin kayo guys kung ano pang mga dapat natin i-review para meron naman tayong idea. See you guys sa next video ko.